Si Nobara ang matatawag nating isa sa unique, likable at napakaangas na female character. Mula sa kanyang cheerful na ugali hanggang sa kanyang napakasadistic na personalidad pagdating sa pag-iipaglaban. Lahat ng yan ay tumatak sa buong JJK community. Kaya naman tulad kay Nanami ay marami rin ang nalungkot na mga fans sa sinapit ni Nobara sa kamay ng isa sa most hated villain na si Mahito. Kaya naman sa video to ay ikukwento ko sa inyo ang buong life story ni Kugi Saki Nobara. And without any further ado mga kaibigan, ay simulan na natin. August 7, 2002, si Nobara ay pinanganak sa countryside o sa masasabi nating isang mapayapang probinsya sa Japan. At ang pagiging mapayapa ng lugar na to kung saan ay nakatira si Nobara ay ang siyang dahilan kung bakit lumipat ang mga magulang na babaeng nangangalang Saori, ang babae na iniidolo ni Nobara. Si Saori ay parang naging ate na rin ni Nobara dahil during sa elementary days nito, ilagi nang pumupunta at tumatambay si Nobara sa bahay ni Saori na tinawag pa nga niya ang bahay na kanyang secret base. At sa murang edad pa lang ay makikita na ang personalidad ni Nobara ay pilyo talaga pero napaka-caring naman. At dahil sa kanyang strong personality ay hindi basta-basta na nabubuli si Nobara. At ang personalidad na to ni Nobara ay kabaliktaran naman sa kanyang childhood friend na si Fumi. Si Fumi ay isang mahihain na bata at lagi siyang sinasabi ni Nobara lalo na sa pagpunta sa bahay ni Saori. Ngunit ang di nila alam, si Saori at ang pamilya nito ay kinamumuhian na pala ng mga residente na nakatira sa lugar na to. Na umabot pa nga sa punto na tila ba'y nagbayanihan pa sila sa pagpapaalis sa pamilya ni Saori. Kaya na may isang araw, nung bibisita sana si Nobara sa bahay ni Saori, ay ang bumungad sa kanila ay isang bahay na punong-puno ng mga basura at ng mga paint spray na nagsasabing basura, bumalik na kayo sa Tokyo. Dahil sa mga masasamang pinagagawa ng ilang mga residente sa pamilya ni Saori, ay napilitan ng mga to na bumalik na lamang sa Tokyo. Na sa kalaunan ay binenta nila ang kanilang bahay. At sa araw ng pag-alis ng pamilya ni Saori, ay sa unang pagkakataon ay dito nakita ni Fumi si Nobara na umiiyak talaga ng gusto. Ang pangyayaring to ay mas lalo nagtulak kay Nobara na balang araw ay aalis siya sa lugar na to. Dahil noon pa ay tinuring niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga kaibigan na naiiba talaga sa mga residente dito. Kasi sa mga mata ni Nobara ay mga baliw daw ang mga residente na namumuhay dito. Kaya pagkalipas ng ilang mga taon, year 2018, matapos ang nangyaring alita ni Nobara sa kanyang lola, ay mula sa recommendation ng lola ni Nobara, si Nobara ay napa-enroll sa Jujutsu Tech. At ang isa sa maaaring dahilan dito sa kung bakit pinagpaaral na lang si Nobara ng kanyang lola sa Jujutsu Tech ay dahil sa gustong gusto ni Nobara mag-aral sa Tokyo upang makita na rin si Saori at makalayo na sa lugar na to. Bukod dyan, ang characteristic ni Nobara na straddle technique ay na-inherit niya mula sa kanyang lola. Kaya maaaring nakita ng lola ni Nobara na mas mainam na dito na lang mag-aral ang kanyang apo kung pupunta lang naman ito sa Tokyo. At nung dumating na nga ang araw na aalis na si Nobara, ay dito na namaalam si Nobara kay Fumi habang naging emosyonal na wikang sa susunod na makikita raw sila ay sila na rong tatlo ni Saori. Sa araw na yan ay nang nakarating na si Nobara sa Tokyo ay dito niya nakilala si Gojo, Yuji at Megumi. Ang apat ay kagad nagkaroon ng band na parabang matagal na silang magkakilala. Na kahit nung itinest ni Gojo si Yuji at Nobara kung gaano raw ito kabaliw upang maging isang Jujutsu Sorcerer, ay dito na patunayan kagad Nobara ang kanyang potensyal at kung gaano siya kabaliw. Kasi ayon kay Gojo na maaaring ang isang Jujutsu Sorcerer ay may aking potensyal at talino. Pero kinukulang naman sa tapang sa pagharap sa mga bagay na kinatatakutan nila. Pero pagdating naman kay Nobara mga kaibigan ay naiiba siya sa ibang mga sorcerer at nakita ni Gojo ang pagiging matapang nito sa pakipaglaban sa mga cursed spirits. Pagkalipas ng ilang mga araw na pagsasama ng tatlo ay dito unang nasubukan ng kanilang kakayahan nung nakaharap nila ang isang finger bearer. Na sa araw na ito ay dito naman idideklara patay si Yuji. Dahil sa trahedyang nangyari, ay dito na ituon ni Nobara ang kanilang focus sa pagpapalakas sa kanilang abilidad sa pakikipaglaban. At sa tulong ni Namaki, Panda at Inumaki, ay mas nag-improve ba si Nobara dahil sa pag-iensayo na binigay nila sa kanya. Mula rin dito ay mas lalong namangha si Nobara kay Maki sa pagiging matatag nito despite sa pagdi-discriminate ng pamilya nito. At ang pag-iensayo na ginawa ni Nobara mga kaibigan ay para na rin sa paparating na Tokyo Goodwill event na kung saan ay maglalaban sa isang event ang Tokyo at Kyoto Jujutsu High. At nung dumating na nga ang araw sa Tokyo Goodwill event, ay dito naman sinurpresa ni Gojo si Nobara sa pagbabalik ni Yuji. During sa event na to, ay dito ipinakita ni Nobara ang bunga ng kanyang pag-iensayo laban kay Momo Nishimiya na gumulat kay Momo. Kaya fast forward sa death painting arc, ay dito napatunayan ni Nobara na ang kanyang kakayahan ay kayang pumatay ng isang incarnated special grade curse object. Na sa gabing ito ay makikita talaga kung gaano kabaliw si Nobara na gamit ang kanyang abilidad na resonance
ay dito niya sinaktan ang kanyang sarili upang masaktan ang kanyang kalaban. Hindi nga nag-alangalin si Nobara na saktan ang kanyang sarili upang matalo lamang ang kanyang kalaban. Nasa sobrang pag-focus ni Nobara sa pagtalo sa kalaban at pag-a-apply ng kanyang curse technique, ay dito nakapag-release si Nobara ng Black Flash na isang once in a lifetime na atake na nagagawa ng isang sorcerer na bilang lang ang nakakagawa. Kaya matapos matalo ni Nobara at Yuji ang dalawang death painting, ay nai-recommend na si Nobara kasama ng mga ilang taga Tokyo Jujutsu Tech students na gawing isang grade 1 sorcerer. At pagkalipas ng ilang mga buwan, sa gabi ng October 31, 2018, ay dito naman nagsimula ang kalbaryo ng mga Jujutsu sorcerers. Sa gabing to ay unang ipinadeploy si Nobara sa team ni Naobito Zenin na sa kalaunan ay nagibang kanilang plano matapos ang pagsaksak kay Ichiji. Dahilan na pinapunta ni Maki si Nobara kasama si Akira sa lugar kung nasan si Ichiji. Subalit nung papapunta na sana sila sa lugar, ay dito nila nakasalubong si Haruta na may kagagawan sa pagsaksak sa lahat ng mga Jujutsu Tech Assistant Directors. Sa pag-aharap na to ay dito napuruan ng kaunti si Nobara at si Akira sa kamay ni Haruta na sa kalaunan ay binugbog naman ng gusto ni Nanami prior sa pagdating lamang nito. Sa mga oras na yan ay sinabihan ni Nanami si Nobara na magpahinga at maghintay na lamang sa paparating na rescue. Bagay na hindi kinagusto ni Nobara sa pag-iisip nito na wala pa siyang naitulong. Kaya nang dumating na ang rescue ay di na nagpapigil si Nobara at pumunta pa ito sa ibang lugar ng Shibuya upang hanapin na may pakana sa lahat ng patayan dito sa Shibuya. Kaya dito na nga niya nakaharap ang clone ni Mahito. Ang pag-aharap ay nagbigay naman ng advantage kay Nobara dahil sa pag-underestimate ni Mahito sa kanya. Dahil na nung nakapagdulot na si Nobara ng damage sa tunay na Mahito, ay dito na realize ni Mahito na nasasaktan pala ng technique ni Nobara ang soul nito mismo. Kaya kaagad niya nakita si Nobara bilang isang panganib at the same time ay nakita niya rin si Nobara bilang isang bagay na magpapaguo sa mental state ni Yuji sa kadahilan ng masyado na itong nagdusa sa mga nangyari. Kaya ang ginawa ni Mahito ay tumakbo ito papalayo kay Nobara upang makahanap ng tamang pagkakataon o tempo na makagawa ng isang direct attack na nagtagumpay naman nang naisahan ni Mahito si Nobara matapos ang pag-switch nito sa totoong Mahito na dahil dyan ay nahawakan ni Mahito ang mukha ni Nobara. Ngayon nag-aakalang walang masyadong epekto ang abilidad ni Mahito sa kanya dahil clone lamang ito. Kaya sa pagkakamali na yan at sa moment na yan na nahawakan ni Mahito ang kanyang mukha, ay dito na realize ni Nobara na hanggang dito na lamang siya. Kaya sa kanyang isipan ay sinabi niya na ang buong akala raw niya na mga baliudo talaga ang mga nakatira sa kanila. At dahil yan mismo sa masasama at mapagmataas nitong mga ugali. Pero nung nakilala raw niya ang mga ikinonsidera ng mga tao ng mga baliw, ay napagtantod niya rito na hindi raw lahat ng mga sinasabing baliw ay masama. Humingi rin si Nobara ng paumanhin sa batang si Fumi dito sa kanyang isipan. At ang huling binitawang salita ni Nobara ay sinabi niya dito kay Yuji na wikang pagkisabi sa kanila na hindi na masama ang aking naging buhay. Maya-maya pa ay dito na nga binawian ng buhay si Nobara sa harapan mismo ni Yuji. Ngunit kahit huli na ang lahat para kay Nobara dahil sa wala na nga itong pulso at di na humihinga pa, isalamat naman sa kapatid ni Akira na si Arata na mabilis na dumating at nagawang mapigilan ang paglala ng physical injuries na natamo ni Nobara dahil sa kanyang curse technique. Kaya naman kahit masabi natin patay na si Nobara ay dahil sa pagdating ni Arata at sa pag-apply sa curse technique dito, dito sa katawan ni Nobara ay naging hindi 0% ang chance nitong mabuhay muli. Ngunit kahit sa napakalimutan liit na pag-asang yan ay pagkalipas ng ilang mga araw matapos ang pagkikita muli na Yuji at Megumi ay nung tinanong ni Yuji si Megumi kung kamusta raw si Nobara ay dito'y tumahimik lamang si Megumi at ang tahimik niya sagot nito ay tila ba'y nagkumpirma na dito kay Yuji na wala na nga si Nobara. Umabot pa nga sa punto na ayaw ni Yuji maging malapit pa sila niya na Megumi kay Angel sa rason na maaaring magsisilbing kapalit si Angel dito kay Nobara. At hanggang ngayon December 24, 2018 nakaharap na ni Yuji si Sukuna na nag-incarnate sa katawan ni Megumi ay wala pa rin kumpirmasyon kung patay na nga ba si Nobara o nasa state of coma pa. Gayunpaman, ang buhay ni Nobara ay mas naging masaya kasama si Yuji, Megumi, Gojo at ang kanyang maituturing na pamilya sa Jujutsu Tech na kahit in a short amount of time ay naging masaya si Nobara. At yan ang buhay ni Kugisaki Nobara. So yan mga kaibigan, kung nagustuhan nyo naman ang ating video ay kinaget a like, comment for subscribe na rin for more videos like this kasi dito na magtatapos ang life story ni Nobara. At kung gusto nyo namang malaman ang theory natin tungkol sa pagbabalik ni Nobara at sa kanya maaaring gagawin upang matalo si Sukuna, ay nagawa na po natin yan ng video and you can watch it on one of my videos. Iiwan ko na lang po ang link sa video na yan dito sa comment section. Maraming salamat mga kaibigan and see you guys again on my next video. 悪くなかった.